A video that has gone viral shows dozens of people lining up in Barangay Matandang Balara in Quezon City while waiting for the distribution of relief supplies. The program was headed by the District 3 councilors, including Majority Floor Leader Franz Pumaren. The Quezon City Task Force on Discipline had a hard time controlling the crowd. Yung Barangay Matandang Balara, isa rin sa may pinakamaraming COVID patient o positive COVID sa Distrito 3. Pero pwede naman tayong magbigay ng tulong sa kanila na hindi na natin sila papilahin. Pwede naman nating i-door-to-door. The village chief, Alan Francis, said the aid distribution became a potential super spreader event. Bilang sila ang mataas na official namin, eh sila po mismo ang nakakaalam kung anong mga dapat gawin at mga dapat ipatupad na mga health protocols. Councilor Pumaren explains their aid distribution started out organized but the people became unruly. Mulan, akala nila hindi na kami pupunta dun sa dapat na area na yun, kaya nagpuntahan lahat doon. Parang may nag-trigger dito, may nagsasabi na maubusan ng pagkain. Ayos din po yun dahil nga rin may kapulisan po tayo doon. One free meal, malaking tulong na po sa kanila yun. The program started at 4 p.m. and ended at past 9 p.m. Tuesday. Mayor Joy Belmonte sent Councilor Pumaren a show cause order to explain the details of the incident. They also plan to conduct mass swabbing in the area. Village officials, for their part, initiated their own measure. Lahat po ng pumila dyan sa Liwanag Street kahapon, sa ganap na ika-apat ng hapon hanggang ika-siyam ng gabi, mangyari po na kayo ay aming inaabisuhan at pinakikiusapan na mag-self-quarantine habang hindi po nagagawa ng ating pamahalang lungsod ang mass swab testing sa inyo. Z. Anambrosio, ABS-CBN News.